100 letters belongs to Saul. Saul might be the personification of solitude, my solo state of being, soliloquy of my belonging and longing, or even solstice, the time of new beginnings. Saul as solidarity to the small voices in our society for whom I made my reason and why I choose to write. One night in my bed, I ask her, please give me a sign of your presence. In my long and broken sleep, I dreamed. She touched the sole of my feet. I rose from bed. I am alone. I could only see the ceiling above as if a blank, white paper waiting to unfold hidden stories, silenced voices, and injustices. Blindfolded eyes won't see them. Naked truth will find them. We all know. This was written somewhere in Gaza. Whoever stays until the end will tell the story that we did what we could. Remember us. And remember this. I want to write a story about silence. The things people are afraid to speak their truth. I want my testimonies to be heard in the midst of rubbles and bombs above the sky. I want to write a poem about courage. The time when I heard them screaming in the name of their homeland. I want to tell my stories across borders, trespassing the walls, marching the roads, holding dreams of my people away from home. I want to write about freedom, where there were no words, nor songs, not even my name. So, I must write them in my hand, hold them in my palm. I will show them my fist. This is sacred. This is the shape of my heart. Ito ang unang araw ng aking pagkatok sa pintuan ng kastilyo. Hayaan mong mag-anyo akong pusa. Nagyayaya sa akin ang nakakamanghang hardin sa labas. Ngunit, mas nais kong maglibot muna rito sa loob. Maaaring pusa akong nagtatag ng kanyang teritoryo. Tahimik kong susuyo rin ang bawat eskina. Aamuyin ko ang mga kanto. Kikilatisin ang mga silid na maaari kong pasukin. Hindi ako manggagambala. Tila nakamasit sa akin nakapalipot ng mga likhang silid. Pinagmamasdan ko sila ang kanilang pananahan. Alam ko tulad ko rin sila naghahanap ng himlayan sa bawat sulok ng kastilyo. Nababasa at nasisilayan ko roon ang kanilang presensya sa mga haligid pader. Uuspong ang kanilang mga dahon. Mag-uugat sila sa kailaliman na di kailanman mabubuwal dahil naipunla ang binti ng kanilang mga sumpa.
Sasabihin kong katumbas ng tatahimikan ang pangibang bayan na nagaan yung pangungulila. Kaya, sino mang migrante ay maaaring ito rin ang pakahulugan. O sabihin natin tulad na lamang sa unbearable lightness of being ni Milan Kundera. Ayon pa sa kanya, nang isang nilang na lumayo sa kanyang tahanan o pinagulan ay palatandaan ng kalungkutan. Kapaka-abstracto ng damdamin tulad ng pagsusulat tulad ng sino. Nakatunghay ako sa labas mula sa munting durunawan. Sa loob nitong puting silid, nababasa ko ang sandaang kwento ng pag-iisa. Katulad ng maraming gabing nanggagampana, mga bangungot at pangitain. Maaga akong nagising o sadyang hindi ako nahimpin. Alas 6 nang ako'y bumangon at natunghayan ang umaga. Tila melancholia ni Lars Porter. Ilang minutong lumipas, nagdilim ang panghimurin. Umalis-bis ang ulan. Itinuloy ko pa rin ang paglalakad sa Königstrasse hanggang sa marating ang kubo sa gitna ng tatahuyan. Sumilong ako saglit. Pinakinggan ang ihip ng hangin. Kaluskus ng mga dahon at ang tikatik ng ulan. Naririnig ko sa isa, pati ang aking mga alaala. Sa aking muling paglalakad, lumiko ako pakanan sa sangandaan. Sandaang metrong layo ay manatagpuan akong nakaukit na imahe sa nakausling puno. Nakayukot sapo ang mukha. Sa malapad na hugis dahon nakaluhod ang isang diwata. Sandali akong huminto. Pinagmasdan ang likang sining sa gitna ng kagubatan. Sino kayang manlilikhang nagpasyang dito ihulmat? Iwan sa kasukalan ang kanyang sining. Maraming katanungang dumalaw sa aking isipan at sino nga ba akong nagkahanap ng kandungan at nagbabaka sakaling sa kastilyo ko masusumpungan ng kapayapaan. Ano nga ba ang silbi ng aking pagsusulat, mga salaysay at patutuo? Sapat nga bang aking pinahawakang katotohanan? Maaring kinikimkim ko ang kalungkutan, pagkamingaw. Patuloy na niyayakap ang tagiging diaspora tuhos sa kawalan. Hinayaan ko maligaw ang aking sarili sa kakahuyan. Sinubukan kong hindi baybayin ang daan. Tinahak ko ang kaloob-looban ng gubat. Sa loob ng 2 oras, naramdaman kong nagsalik mata ang aking presensya. Nagpalutang-dutang, nagpatamay sa ihip ng hangin. Sa dako pa roon, nagkapagkwentuhan ako sa mga diwata. Sa kabilang ibayo, nilalamon ng halimaw ang isang lupain. Nangalaglag ang apoy mula sa himpapawid. Pakinig ko ang mga samsaring hiyaw ng takot at kamatayan. Pagkawasak ng mga pag-asa at panaginip. Sinapo ko ang aking mukha at dugo ang aking iniluha.